Good day mga idol, you know. At nagbabalik po ako ngayon para gumawa ng isang unboxing video. At meron pong nag-sponsor. Joke lang. Magandang araw mga idol. Ayun no, isang mapagpalang araw na naman po. At ako'y nandito na naman para gumawa ng isang content sa aking YouTube channel. Ito yung pag-unbox ng JBL BT500D. At tignan natin kung gaano kaganda at kung kaya itong magpagsabayan sa iba pang mga headphones na mamahalin dyan sa market. Isa itong budget headphone. Pero tignan natin kung gaano kaganda ang kalidad ng kanyang tunog. Samahan niyo ako mga idol. Nga pala kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na para updated kayo sa aking mga videos. Pindutin lang ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na update. Simulan na natin ang unboxing. Ito pala yung buong packaging ng JBL Tune 500 BT. At kung makikita nyo is talagang maganda at quality yung kanyang packaging. So ito yung Bluetooth headphone na masasabi nating ano lang budget na headphone, dahil sa ito yung pinakamura na ganitong klase na headphone. At tignan natin kung kaya niya magipagsabayan sa mas mahal ng mga headphones dyan sa market. So meron siyang battery capacity na 16 hours. Tapos Bluetooth na rin siya. Tapos dito makikita mo na JBL Pure Bass Sound. So Pure Bass Sound siya. Hands call. Pwede siyang gamitin na pantawag at pagsagot ng tawag. Multi-point connection. Lightweight din siya, magaan. At pwedeng-pwede mong dalhin kahit saan mo ka magpunta. Tapos yung 5 minutes na battery charge niya is pwedeng umabot ng hanggang isang oras. Kaya pala tumunog, hindi tinanggal yung magnetic. Nag-alarm. So mga idol, ito yung packaging niya. At tignan natin kung ganda yung magkikita sa ano pang hinihintay natin. Halina't ating nang buksan ang JBL Tune 500 BT at nang masubukan kung gaano kaganda at kung gaano kalakas ang kanyang bass. Sabi yung kanyang protective seal. Ingat lang sa paggamit ng cutter. Maaari kang masugatan. Yan yung dalawang seal. At sure tayo na talagang selyado ang ating Bluetooth headphone na JBL Tune 500 BT. Ito yung makikita mo sa loob. Napaka simple lang. Diba mga idol? So, sa loob, meron siyang USB charger. So, yung charger niya is yung simpleng charger ng mga Android. Tapos, meron din siyang instruction manual. Yung background picture niya. Meron siyang plastic support para hindi malaglag yung headphone. At kung titignan natin siya, first impression, magaan lang siya. Magaan. At maganda yung kulay. At
made entirely of plastic. Gusto ko dito yung ano niya, yung silky, yung magandang na design niya sa parte ng JBL. Dito niyo. Tapos adjustable na din yung kanyang headband. At ang kagandahan nito is foldable na siya. Pwede mo siyang i-fold ng ganito. Diba? Pwede mo rin siyang ikutin. Pwede rin. Ganyan. So, maganda siya. Maganda yung kulay sa presyo niya na budget lang. Is talagang magigita mo na maganda yung quality. Tapos, meron na rin siyang foam para hindi masakit kapag sinuot siya. Tapos, yung balot ng kanyang headphone o ng headset is maganda rin. Foam siya. Pero ano lang, diba? Parang hindi siya leather or something na ano lang na madaling malupot. Pwede mo siyang fold. Tapos, magkikita mo dito sa headphone is meron siyang plus at minus button na ginagamit para makontrol ang lakas at hina ng tunog. Meron din siyang maliit na dot sa gitna na ito yung play tsaka stop. So pag pinress mo siya ng 2 times, ma-activate yung Siri at yung Google Voice. At pag nilong-press mo yung plus na button is mag skip forward siya. At pag yung minus button naman is skip backward. Ito yung power button niya na kapag nilong press mo yun. At gumagana na siya. Tapos long press lang ulit. Magta-turn off na siya. Ito yung kanyang charger port, di ba? Tapos ito yung kanyang microphone. So, overall impression is sabi ko na budget friendly lang siya. So, yung price para niya dito is nasa 20 dinar. Sa ganitong klase na headphone is talagang masasabi mo na mura na compared mo sa ibang kahalintulad niya. Gaya ng Beats at ng Bose na talagang aabot ng mga $100 to $200. Well, pwede mo siyang gamitin sa gym kung nag-workout ka or kung gusto mo lang ng simple na kung music lover ka naman, eh talagang sulit na sulit sa ito. Try natin kung gaano kaganda ang kanyang tunog. Yun mga idol, at na-pair na natin siya sa ating smartphone. So, try natin yung kanyang tunog. Yun o, talagang mayroon na pala siyang noise cancellation at pure bass na rin. Diba? Dinig na dinig mo yung music kahit na hindi nakalagay sa iyong tenga. Yung mga idol, ang ating pag-unbox at first impression ng ating bagong JBL Tune 500BT. So, maganda yung kanyang packaging at na madali siyang gamitin. I-connect mo lang siya sa iyong smartphone at ready to play the music na. Tapos maganda rin yung kanyang design at very very lightweight. At ang higit sa lahat is napaka ano siya, affordable. So, marirecommend ko talaga itong JBL Tune 500BT. Lalo na ngayon na kailangan natin ng music sa ating buhay. Di ba? So, hanggang sa muli mga idol. At kung nagustuhan nyo ang aking unboxing, is huwag kalimutang mag-like at mag-share. At kung hindi pa naman kayo naka-subscribe sa aking channel, eh, mag-subscribe na. At pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood. At kita-kita muli tayo sa sunod na update. Maraming salamat at God bless. Ingat po kayong lahat mga idol.
Saludo.